Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadget, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. At itong i-unbox ko today, so isa tong signature basketball shoes. So nag-unbox na tayo nito dati, so kumuha ulit ako ng panibagong pair. Kasi right now, maraming sale na nangyayari ngayon. So I think isa to sa mga magandang basketball shoes na gamitin today. So pag hindi kinakapag-basketball, maganda rin tong lifestyle shoes. And actually, matagal ko na tong gustong kunin na colorway. So iniintay ko lang talagang bumaba yung price. So finally, nasa mga kamay ko na. So ano pang iniintay natin? Tara, unbox na natin yung sapatos na tinutukoy ko. Let's go! So ito yung box. So nakita nyo. So alam nyo na yung aking kinuhang sapatos. So it's Paul George 5. So dito sa gilid yung kanyang signature. Color gray, blank. Pangalan ng sapatos sa kanyang size. Sa ilalim, nothing special. Just Nike, swoosh, check. At sa taas, yung kanyang PG logo with a small check here. So, maganda yung box ng Paul George. Like it? So, buksan na natin kung anong colorway itong PG5 na to. Let's go! Paper and yung sapatos. Yun! Look! Solid, man! So it's a Nike PG5 in red colorway. Look! Check. Swoosh. Swoosh. Red, man. So guys, ito yung aking latest cup, si Nike PG5. So red yung colorway na kinuha ko. So actually kasi on sale siya, kaya ako siya kinuha. And maraming magandang colorway ang lobas ng PG5. So last time nag-unbox tayo ng PG5 na PlayStation. So kung gusto nyo mapanood yun, ito yung link sa taas. Meron din link sa baba. So actually, nagustuhan ko yung fitting nung PG5 na PlayStation na nakuha ko, yung color white. And meron ding nilabas noon na color blue. I think available pa siya sa mga Nike website. Actually, gusto ko noon yung color blue to match my PlayStation 5 na white. Kaso wala na akong size. I think ang nandun na lang na size, size 10 pababa. So mabibili siya ng 5,895 pesos. So yun yung kanyang SRP. Kung maswerte kayo, makakuha kayo ng discounted price sa mga store o sa mga online shopping store o sa mga online seller. So not bad. So kinuha ko siya kasi para sa akin komportable si PG5, hindi lang pang basketball. Parang feel ko pag sinusuot ko si PG5 is para siyang lifestyle shoes na rin ng Nike. Low top, saka sobrang ang gaan niya. Kaya panalong panalo to sa akin. Kung everyday shoes, gawin yung beater shoes, panlaro ng basketball, kung shooting-shooting lang man, panalo si PG5. So sa mga hindi nakakilala ko sino si Paul George, so isa siyang player ng LA Clippers sa NBA. Right now, ha, na naglalaro ngayon sa Clippers, and isa siya sa mga, I think, best shooter today. Mapa 3 points or mga perimeter shots, man. Talagang panis na kay Paul George. Inside, may outside pag naglalaro siya ng basketball. Guys, honestly speaking, I'm not really a Paul George fan. Konti lang, kasi fan ako nung the way he plays the game. Tsaka yung mga signature shoes niya, gusto niya parang mga Kobe shoes. So I respect Paul George for that, man. And since bread ang kinuha ko, so mahilig tayo sa mga black shoes. So malaki kasi yung discount nito compared dun sa isang colorway na all black na may color blue. Karamihan ng Paul George na nilabas is yung outsole niya is white. So pag white kasi hirap linisin. Actually mahirap din lamang linisin tong ganitong kulay, pero mas maganda to kaysa sa white. Para sa akin mas madaling punasan pag mga red, mga black. And madalas sigurong nasa pa ako to pag pupunta ako ng malls, grocery, or kahit pamasok. So hindi ko alam guys kung magkakaroon na ng PG6. So abangan natin sa susunod na season. Dati rin nag-unbox tayo ng mga PG4. So nakakuha tayo ng mga PG4 na Gatorades.
And actually, kaya ako siya kinuha. Back in the days kasi yung PG4, nagugustuhan ko siya eh. Kaso, ang problema ko doon is yung sizing, which is sa PG4, nag-full size up ako doon, which is size 12. So, ang aking kasing size is size 11. So, doon sa PG4 kasi, para sa akin, perfect, I think, yung 11.5. So, pag mga Nike shoes kasi, lalo na basketball shoes, madalas walang 11.5. Diretso na kagad sa 12, di ba? Usually, 10, 10.5, 11, 12, 13. Gusto ko sanang i-keep yun. Kaso, yun nga, sobrang laki naman sa akin pag size 12. Yung size 11 sa akin sa PG4 is sobrang snug talaga. So, ayoko kasi ng sobrang snug. Unlike yung iba, gusto snug, di ba? And si PG5, para nag-iba yung sizing. So, we'll get into that later. So, maraming natutuwa and maraming rin may ayaw sa PG5 na to kasi yung materials, hindi gaanong quality, pero okay lang para sa akin. So, sinasabi din ng iba na pinakagusto ng karamihan is yung PG2, 2.5, ganun. So, ako kasi hindi ako fan ng PG shoes. Hindi ako fan ng PG line. Pero dahan-dahan ko siyang na-appreciate ngayon. At saka yung mga technology yung ginagamit ng Nike sa mga sapatos nila. So, sa mga gustong mag-cup, nare-recommend ko si PG5 Band Everyday Beater Shoes. Tingin ko hindi kayo magsisisi dito. Para sa akin, panalo siya. Comfy, low cut, very light, man. Para sa akin, panalo si PG5. So, ito yung upper ng PG5. So, it's a breathable mesh upper na may logo ni Paul George. Then, may check na color red. And dito sa mga ibang black part na to, it's kind of leather. So, hindi naman siya quality leather. Ginawa nila yon para maging light yung sapatos. So, simple lang naman ang design ng PG5. So, hindi ko lang magets kung ano tong mga red spots na yan, or red something na to. And dito sa likod, merong malaking swoosh. Check. Color red. I like it. Itong tongue, merong logo ni PG. Very well padded yung tongue niya. Hindi naman siya sobrang kapal na padding na nila, guys. So, tamang-tama lang. And then, sa sintas, so, nothing special naman sa sintas. Just a color black laces. So, walang extra laces na kasama. So, sa likod, merong full tab para mas madaling isuot yung sapatos. Honestly, guys, madaling isuot si PG5. So, sobrang luwag ng entrada. So, walang problema kung medyo white feet. So, sa insole niya, may parang logo dyan ni Paul George. And then, nakita natin itong XDR. So, extra durability rubber. So, I think pwede raw ito sa outdoor court. Sinasabi kasi nung iba, hindi masyadong durable sa outdoor. Let's see. Let's try. Since sinabi naman dito, it's XDR. So, I think yung iba is hindi XDR. So, kaya sinasabi nilang hindi pwede sa outdoor. Pero mukhang matigas naman yung kanyang ilalim. So, punta na rin tayo sa ilalim. So, ito yung traction or outsole ng PG5. So, look. So, meron ditong logo ni PG. Sinasabi nilang parang Kobe 9 traction si PG. Siguro hanggang dito, parang Kobe 9. So, ito yung aking Kobe 9 na Bruce Lee. So, in-unbox na rin natin to dito sa channel. And kita nyo ba, guys, na pareho yung traction. Siguro parehong in-scan yung kanilang paa. So, kaya ganyan yung kinalabasan. So, kaya sinasabi nilang parang Kobe 9 traction. Ang problema, walang ganito kay Kobe. Parang logo sa gitna at saka dito. Pero maganda yung grip niya sa court, man. Sobrang solid. Almost malapit na rin siya kay Kobe 9. So, ito yung midsole ng PG5. So, it's color gray. Actually, malambot yung kanyang cushion. Parang ito rin yung technology na ginamit daw sa PG4. Pero, parang feel ko mas malambot yung PG4. Parang fluffy eh. So, si PG5, ramdam ko na tama lang yung pagkagawa dito sa sapatos kahit nilagay nila yung air struggle unit na sinasabi nila. Kaya, nagustuhan ko rin si PG5. So, guys, like I said, in terms of sizing, so, kinuha ko si PG5 on true to size. So, size 11. So, sinasabi nung iba, this is snug. So, para sa akin, yung feel ko naman dito is may space pa naman ako ng konti, which is yun yung gusto ko sa sapatos. So, mas gusto ko yung fitting kasi nito, kaya binili ko rin siya. Suggestion ko, kung kukuha kayo ng sapatos, mas maganda siguro, isuot nyo muna bago kayo bumili. Or kung hindi nyo man masusukat, I suggest go true to size kay PG5. So guys, so maraming salamat. So isang quick look or quick unboxing dito sa aking Paul George PG5. Sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusuport dito sa aking channel, maraming salamat sa inyo, man. Salute!
Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So yung mechanics nandun sa description sa baba. So please follow me on Instagram for more updates and details ng ating giveaways. And please like my page on Facebook kasi nag-upload din tayo doon ng mga videos, stories, giveaways at kung ano-ano pa. So sana supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts. Kita kits ulit tayo sa susunod na video. Peace. I'm signing out, man. Swoosh. Rap!